Ipapasilip ko na sa inyo ang aming first home mag-asawa. Tas, nalak tayo. Hindi kasama sa script yun. Nakita ko ang future. Dudumi lalo yung sufak. Dudumi pa yan. Wag mo nang imbitahan ang mga may anak. Gayahin ko na lang si Priscelo. Standing is at 10,000 square meters. Kamusta ka? Anong ulam nyo? Ganun ka lang sa kapitbahay mo. JC, tapos na yung shoot. Log out ka na sa Airbnb. Hi netizens! Finally, ipapakita ko na sa inyo after ilang years o ilang years ng pag-renovate at may mga delubyong nangyari. Ipapasilip ko na sa inyo ang aming first home mag-asawa at ito ang aming condo. This is the home I'm starting to build. So, sabi ni Mikey, are you an architect? Hindi niya pa nag-gets. So, papakita ko na sa inyo kung saan kami nakatira. Taso, nalock tayo. Pala, nagsasara pala to. Excuse me. Hindi kasama sa script yun. Ang ganda na nung ganito. This is our home. Isa tong 3-bedroom unit dito sa New York. Ito yung dating look ng condo ko, pero feeling ko kasi parang mas nababagay siya sa Mami Pinti living. Pero dahil pa-hip and happening kaming mag-asawa, well, ako lang, walang kinalaman si Mikey dito. So inisip ko na iparenovate. Dapat, lilipat na kami dito, biglang one day, biglang may tumawag sa amin, nagre-reklamo na yung nasa baba namin na unit. Kasi by 5 a.m, nagbaha po sa unit namin. Meron pong nag-leak dito, buti na lang hindi siya Pozo Negro, so tubig lang siya. So nasira yung mga flooring, yung baseboard, pintuan, lahat nasira ng tubig. Nagkaroon po kami ng La Nina sa loob ng condo. Ang nangyari, we have to renovate again. So we have to wait another 3 months para finally makalipat dito. Pero syempre, hindi namin pa masimulan maglipat nun kasi alam naman, election. So busy si Mikey. So ngayon, pagod na ako. Hindi tayo mag-tour, napapagod ako sa explanation. So ngayon, ang nangyari is, ngayon lang kami talaga totally nakalipat. Walang alam si Mikey, nililipat ko na lahat ng gamit niya from Taytay to here. Bago ang lahat, thank you rin sa BCB Cleaning. So nilinis nila ang buong bahay ko. Without them, hindi napakadumi nito at siguro lumayas na si Sophie dahil pagod-pagod siya. Sophie, vacuum! Ito ang aking kinaka-adikan, ang pagbabacuum. Pasensya na kayo. So ito, dito tayo. Thank you so much, SM. Bigay sa akin na SM to nung nag-endorse ako ng call SM. Sana kunin niyo uli ako kasi gusto ko ulit ng ganito. So anyway, nakikita niyo naman ang aking sala. It's color white. White ang aking napagdesisyonan because white ang walls ko. At saka parang gusto ko white kasi parang ang ganda sa mata. Nakita ko sa mga Pinterest. Pero mali pala. Kasi puti, ang bilis madumihan. So, nahirapan ako dyan, nai-stress ako. Pag may mga batang pumupunta rito, hindi ako makapag-relax. Yung puwet ko tumatayo, umiikot. Kasi nga, may mga markings. Oh, papakita ko sa inyo. Ang aking pong ngayong sofa ay favorite niya, ang Bible ngayon ay Mark. Mark 5:3. There is a stain. So, yan ang pinoproblema ko. Yan, oh. Sarap naman siya, komportable naman siya. Ganyan. Pero puti nga siya, so nai-stress ako. Pag nakita ko naka-jeans yung mga tao, parang tinititigan ko ng maan. Meron naman silang ganito, ito nakuha namin sa furniture stores. So yan, pwede na lang silang maupo dito. Nasira na naman. Nasira, guys. Ang hirap pala. Ay, hindi, natanggalan pala. Oops, gan. So anyway, ay, hindi pa rin gan. Saan talaga mag-vacuum? Favorite ka talaga mag-vacuum. Itong ano ko, si Milo to. Kaya ako pinili si Milo na gumawa ng cortina because kay Milo, walang energy gap. Kaya sabi ko, Milo, alam mo, ikaw na lang gumawa. Nagawa niya. In 30 seconds. Nagawa niya ito, oh. Mura na, tapos maganda pa rin yung ano. Kasi gusto ko yung established shot. Yung parang nakabagsak siya, nakadrape. Oops! Tapos itong labas ko, pag nakita nyo, hindi ito binubuksan ni na Mami Pinti kasi takot sila dyan. Kasi medyo mataas ang floor ko. Pero ang ganda, si Jana, yung friend kong nakakita niya, na ang ganda pala ng pagbukas mo, ang bungad mo. Tinan nyo, in God we trust. Ang ganda niya, pag may mga kailangan mo ng sign, kunwari, ah, lalabas ako, namumblema ako, makita mo, in God we trust, hindi ka na lang lalabas. Itong mga ilaw ko, kung makikita, nakikita ko ang future. Ah, nakikita ko. Dudumi lalo yung sofa ko. Nakikita ko sa dudumi pa yan. Wag mo nang imbitahan ang mga may anak. Okay. So, parinig na rin yan sa mga kaibigan ko may anak tsaka sa ate ko. So, itong mga ilaw ko nakakaiba, even my chandelier, it's from Milana. Paano ko sila nakuha? It's because
inisponsoran nila ang ate ko. So, sabi ko, ay, hindi pa pwede, ate ko. Package deal kami. Bibigyan naman nila ako kasi maganda ang Milana. Kakaiba yung mga ilaw nila. Parang hindi mo nakikita. Parang galing pang Mars, Venus, ganun. Parang, tanto galing? Sino gumawa nito? Hindi mo alam. Parang mga artists. Ang hirap. Ano tawag doon? Parang art pieces. Oh, feeling. So, ito naman, galing naman to Cecilia Tropica. Supposedly, dapat dalawa sila. Pero sabi ng mami ko, parang sisikip na. So, isa na lang. But wait, there's more! Ah, bigay na Cecilia Tropica to. Ito ang pinaka-useful sa lahat. Sa totoo lang kasi dito ang mga susi na lagi kong ginagamit. Nakita nyo naman, di ba? Lahat, shoes. Isa lang ang sapatos ni Mike. Tapos, patungan ko ng alcohol. Tapos, bago umalis, nag-immune C kami. Kaya nakandyan to remind us na kailangan mag-vitamin C. Tapos, nandito pa yung, as for me and my house, we will serve the Lord and the whole family. The Morada, the Sorianos, the Gonzaga. Me and Mikey are the glue holding the family together. Without us, they're gonna fall apart. Pamilya Saragosa. Ay, nabasag pa. Bakit po hindi nakasabit? Kasi po yung tito ko hindi pa pumunta rito. Sa kasalukoy, nasisigawan pa ni Mami Pindi. Ito naman ang dining table ko. Sobrang tibay niya, oh. Kaya lang ang problema ko, hindi naman mabilis, maukit. Inuukit ang history. Pero, maganda siya. Bala ko sana lagyan ng salamin kaso hindi ako makapag-twerk sa taas. So, inisip ko na lang. Hindi ko na lalagyan ng salamin. Pero, gusto namin yung kulay ng wood niya. Itong aking upuan, furniture source to. Puti na naman. Hindi ako nag-isip talaga na may mga pwedeng mag-dumi. Ito naman, Milana. Wala pa akong pumapasok na creativity or hindi ko pa naiisip ko nung next vlog ko. Ting! Ito, dahil alam mo naman, wala akong green thumb, fake plants lang. Kasi parang maganda talaga may plants sa bahay, di ba? Pero dahil hindi naman kami lagi umuwi dito, inisip ko, wag na muna ako maglagay ng plants. So, ito naman, this is a self-explanatory table. So, ano ba mga nakalagay dito? Grabe, may varnish pa. Teka lang. Pag gutom ako, bubuksan ko lang to. Hindi na ako kukuta. Wait, may nakita ko dito. Sige natin. Ay! Mga hindi ko pabayad. Itago ko muna para pag nangingil. Hindi ko pa nakikita! Wala pang statement of account. Oh, alam niyo na to. PLDT. Naisa ng PLDT. Thanks to you. Ang pinakagusto ko dito sa bahay ko talaga is, syempre, yung kusina ko. Gustong-gusto ko yung kusina kasi usually yung iba naming nakitang unit, bukas yung kusina. Ito gusto ko naka-enclose kasi pag nagluluto, alam naman ako ang hilig kong magluto ng bagoong, ng daing. Tapos pag nakita mo, sino na bang mga bisita dyan? Ako, nandyan na dumadami na yung mga tao. Halika, luto na tayo. Ayan. Diba? So parang maganda siya na meron siyang swivel door para at least pag may mga nangyayaring kabisihan at may bisita na sasara. Ito ang pantry ko. O, makikita niyo naman. Glutalipo. Tapos, bumili ako sa Shopee ng serving, pag may mga baguettes. Tapos naisip ko, bakit puro chocolate? Puti nga pala yung labas. So, hindi ko na muna siya nilalabas. Tapos, ito lang ang kay Mikey dyan. Next, my ref. Yan yung ref ko. Oh, punong-puno! Pero tingnan nyo ang expiration! Talagang mga expired ng laman! Hindi pa nang expired laman yan. Nature Spring. Alam mo, lahat ng bisita ko pag pupasok dito, parang automatic, parang feeling nila giveaway ko yung Nature Spring. Parang lagi silang may daladalang, hindi ko yung giveaway. Pero wala. Part na yan ng bahay talaga namin. Ito, hindi laging mawawala ang Big Al's sa akin. Kasi favorite ko tong chocolate cake na to. Super sarap. The best to. Ito pa. Oh, kita nyo naman ang mga Jufran products kasi si Mikey hindi pwedeng walang sauce ang mga kinakain niya. Ang hilig ng asawa ko ay mga prito. Siyempre, ni goreng. Meron kami ni goreng dyan. Nakikita ko pa lang. Nabusog na ako. Narinig niyo yun? Next, dito naman. Okay, siyempre, meron pa tayong... Wow, sarap. Bakit nakatago yan? Siyempre, pag nagluluto ako minsan, hindi ko pinapakita kay Maggie. Parang, puro wow, sarap. Kaya sabi niya, sarap. Ito naman, ito na ang aking service area. Ito yung laundry. Ito ang condo ni Sophie. Oh, feeling mo nakangiti ka pa dyan. So, dito nagpa-plan siya, naglalaba, and everything. Wow! Baling kinitan! Hindi kita yung ginawa mong pagtago. Mga plato ko, oh. The everyday!
Bakit the everyday ang lagi kong ginagamit na plato? You know why? Because libre. Thanks to you, Winnie and sis. Tsaka maganda talaga aesthetic ng everyday. Parang simple-simplehan lang. Patay na natin yung ano ha. Tingnan yung ganda oh, pagpatay ang ilaw. Wow. Oh, di ba? Itong hallway na to. Sabi ko nung nakita ko to, guys, sold. Tapos nalaman ko yung presyo. Guys, give me 5 days to think about it. So ito, actually, kwadrado yan. Pero gusto ko parang ginawa ko siyang circular motion picture. Kasi gusto ko yung parang naka-oblong style. Conclave. O, di ba? Kung ano na lang. I'm sure nahihirapan na yung mga architect na nanonood sa akin at mga interior designers ng mga terms ko. Gayahin ko na lang si Priscelo. We are now standing here in the hallway. Standing is a 10,000 square meters. Tapos, ito ang aking powder room. So, itong powder room ko, super okay to kasi hindi ka pwedeng tumae dito. Kasi pag tumae ka dito, hindi magpa-flash. Tae mo, dampot mo. Apat ang CR sa condo na to. So, ito yung pang-bisita. Pwede silang maligo dito. Na one day, 6 a.m., nagising si Mikey. Sabi niya, may naliligo sa hallway natin. Sabi ko, walang naliligo dyan. So, 6 a.m., dahan-dahan kami. Kasi nagulat kami kasi may naliligo talaga. Si Sophia palang naliligo dyan. So, ito naman, kung mapapansin nyo, thanks so much sa EuroAsia. Even sa kitchen ko. Actually, lahat ng marbles ko, pinalitan ko because libre na naman ako ni EuroAsia. Ang ganda kasi, pag marbles, EuroAsia lang ang bibilin nyo. Lahat yan, EuroAsia. Pero ang favorite na EuroAsia marble ko ay yung sa master's bedroom. Happenings dito. Kanino to? Ah! Talagang nag-iwan na rin si Jana ng ano dito ha? Toiletries. Okay, hindi ako nag-iwan. Natulog kasi siya. Ito naman ang kwarto ng mga mami. Hindi na masyadong maayos tong kwarto ng mami kasi bakit? Hindi naman sila masyadong pumupunta rito. Ay, alam niyo ba, one day, pagpunta namin dito habang nagko-construct, nabasag yan sa lamin. Hindi namin alam kung ba't nabasag. Ba't ba nabasag yun? Di, sa earthquake? Nakakatakot pala mag-condo. Guys, huwag na kayo mag-condo. Next naman natin is this room. This is very sacred room kasi ito ang aking closet. So, kailangan nakalock lagi ito. Walang nakakapasok. So, lagi ko itong nilalock. Pero, iniiwan ko rin ng susi sa labas. Paano naman magiging private na kayo? So, ito ang aking closet na hindi ko muna ipapakita sa inyo. Ito dito ang mga bagong outfita ng jug. Binibilad namin kasi dinadala ng jug. Basa pa. Ito bigay sa akin ng mommy ni Mikey, si Evita Peron. Basta parang pag bumili ka niyan, may tinutulungan kang tao. Hindi ko rin na-research uli. Sorry. So ito naman, bigay sa akin ng Undo Home. Thank you so much for this. Ito naman, as a kakamping. Konti pa lang ang mga laman ng gamit ko dito, kaya wag na natin buksan. Next time na. So ngayon, ito na ang aking master's bedroom. So itong master's bedroom ko, syempre dito nangyayari ang mga earthquake. Laging nagre-reklamo yung nasa taas, nasa baba kasi daw lagi daw talagang nagkakanginigan at talagang nagkakaroon daw ng magnitude 5.8. So, tutok muna tayo. Ito ang aming master's bedroom. So, ito ang aming kama. Actually, itong buong master's bedroom namin, lahat to ay binigay sa amin yung mga furniture. So, super thank you sa Albero. Tingnan nyo ang ganda o yung Solihia. Tapos, pati ito. Kasi si Mikey, usually, pagdating niya, may daladala siyang malaking bag. Ilalapag niya, tatanggalin niya. Kasi yung feeling niya, madumi yung pants niya. Tsaka t-shirt niya, tapos uupo lang siya. Tapos magsi-cellphone lang siya. Hanggang sa taytay, meron siyang ganitong spot. So, itong spot ni Mikey. Tapos, oh, makikita niyo na naman ang isang bolang kristal. Galing na naman to kay Milana. Ah, ang init. Hindi siya mainit. Ito naman, crate. Minessage ko lang siya kasi nung time na yan, wala pa kaming pictures talaga ni Mikey na wedding pic. Tapos pinapili nila ako ng art. So kunwari may mga pictures kayo or meron lang kayong naisip na idea, messages nyo lang sila. Kaya nilang gawing ganyan. Tapos may iba-iba pang design. Pwedeng may color, pwedeng wala. Thank you so much, Cray. Hindi ako na-cry sa inyo. Dito naman ang ating closet. Before, wood lang to. Pero dahil Filipino tayo, nilagyan ko ng solihia. Ito yung mga dress. Ito gamit ni Mikey. Tignan niyo kung gaano ko kabait na asawa. Ako lahat ang nag-ano niyan. Kinolor coordinate ko yan. Ako lahat ang nag-ayos niyan. Ang asawa ko, isa lang kulay ng ano niya. Gray, blue,
black. Yan lang. Tapos ito yung konti niya mga jackets. Itong cabinet ko, ito ang mga pinundar ko. Hulaan nyo kung ano yung galing sa Green Hills at ano original. Yung iba dyan, 8 years to give. Ito ang pinaka gandang-ganda rin ako na area. Ang aking master's bathroom. So, master's bathroom natin, marami rin nagbigay sa atin. Una sa lahat, ito na naman ang Milana. Tapos itong salamin na to, black. Kasi ang gusto ko talaga is either white wood black. Yun lang ang gusto ko nakikita. With the accent of black. So, ang galing ng interior designer ko, pag-ikot-ikot niya. So, nabigay niya tong aking hiling. At ito naman ay nakuha namin, binigay sa amin ng hupo. Itong mga black borders na to. Kaya may black borders kasi pag-aalis ka na, anong ima, di mauntog ka. But at least alam mo na may salamin. Black borders. Tapos syempre buhay ang Vita Keratin para sa buhok. Dito naman ang CR. Whoops! Okay, malinis. Walang angot. Tignan nyo. Walang angot! Ito lahat is from Hupo. So thank you so much, Hupo. Ang ganda ng inyong pagkakagawa. And then ito! Ito yung sinasabi ko sa inyong ang ganda-gandang marble style. Ito gusto ko sa bahay ko. Ang ganda-ganda nitong marble na to. Thank you so much, Euroasia. Siyempre, ito ang aking mga hindi pa pwedeng mawala. Snail white products, Rexona. After mo yung jilikili sa face. Ito naman, snail white booster, glow potion. Iyan ang aking mga parapernalia sa ating gabi. Tapos ito naman, mga pabango namin ni Mikey. His and hers. Thank you, Bell Trends. Teka, baliktad. Isin natin. Iisipin mo ba na may lalaking nakatira dito? Hindi, kasi every morning, talaga nililinis ko yan. Kita akong buhok ah. Sinisisi ko si Mikey. Ang dami mo na namang buhok! O sige na nga, ipapakita ko na sa inyo. Ito yung aking mga bag. At ang pinaka-importante dito, ito. Seko sana! Bakit? Because this is AG collection. Hello! Oh, still available sa Shopee. Dito naman, kung gusto mong maalikabok ang face mo, dito ka tatambay. Gusto kayo! Anong ulam nyo? Ganun ka lang sa kapitbahay mo. Traffic ba? Kasi kita nyo na agad ang EDSA. Traffic, wag muna tayong umalis. By the way, kung gusto nyong malaman kung sino yung interior designer ko, sa sobrang dami kong sinend sa kanya sa Pinterest, na pagtagpi-tagpi niya. So si Jokar, siya ang aking interior designer. Alam mo, ang tagal na nitong project na to, halos 3 years na. Pero tinulungan niya kami all the way, all the steps the way. Parang every step of the way, tinulungan niya kami pagbili ng ganito, pagpili sa sponsor, pagkausap siya lahat. So ano yung IG mo? Studio Yo-Yo PH. So kung mahilig din kayo mag-yo-yo, Studio Yo-Yo. Ganito naging look ng condo namin. Naging classy siya. Kasi ako, para akong summer, alam niyo naman, walang class. Actually, dito na rin nakatira si Jokar. Kasi pag may mga gusto pa akong paibenta po. Tingnan niyo yung totoong may-ari ng bahay. Oh, diba? So ito si JC. Siya naman yung resident pooper namin dito. Pag pumunta siya dito, mapupoop siya. So yun lang. I hope you guys like it. I feeling naman ang mga nasa Architectural Digest. I hope you guys like it. I have to leave. I have to go. I have some shoot. I'm feeling. Actually, nagpapasalamat ako sa inyo, netizens, dahil kayo ang mga rason kung bakit nakakapunder kami ng ganito ng asawa ko. Dahil sa inyo, nakapagsimula na kami ni Mikey sa aming munting tahanan. So yun, thank you. Ay, nakalimutan ko yung palis niya. Papalisin ko pala kayo. Kunin niyo yung ID niyo dun sa guard ha, kasi bawal kayo dito lagi. JC, tapos na yung shoot. Tawagin mo na yung may-ari. Pack up na tayo. Log out ka na sa Airbnb. Baka may makakita pa sa atin dito. May camera pala. Atin to, atin to.